Hello mga ka-Wonderham! May bagong video na naman po tayo. Pero bago natin simulan, shoutout muna kay Adelbert Serviano at kay Kyle Caray. Hello sa inyo, Kyle and Adelbert. Thank you sa panonood sa aming mga videos. At magsimula na tayo sa ating lesson. So find the equation of the line in standard form. So may tatlong problem, may given na slope, y-intercept, yung isa naman slope at isang point, yung isa naman x-intercept tsaka y-intercept. So ginawa ko tong video na to kasi yung nakaraang video ko medyo magulo, yung standard form ay hindi ko pala na-simplify. Kaya gumawa tayo ng same video pero different given. So paano hahanapin ang equation ng line kapag given ang slope tsaka y-intercept? Madali lang yan. So ito yung number 1. Diba ang y, ang tawag dun, slope-intercept form ng equation ay y equals mx plus b. So m ang slope, b ang y-intercept. E sa number 1 mo, given na ang slope, given din yung y-intercept. So substitute mo lang yung given. So m yung slope, yung 2. Substitute mo lang sa m yung 2. Kopyahin mo yung x plus b ang y-intercept. Negative 7. So plus negative 7. So i-rewrite lang natin na ganito, 2x plus negative 7 ay minus 7 din yan. So ayan yung slope-intercept form natin, y equals 2x minus 7. Pero gagawin natin na standard form. Ang standard form ay ax plus by equals c. So, sulat natin ulit dito. Rewrite lang natin. Y equals 2x minus 7. So, yung x dapat nasa kaliwa ng equal. So, ililipat mo itong 2x dito sa kaliwa, magiging minus 2x. Itong y, syempre positive y yan. So magiging ganun na itsura, minus 2x plus y. Ito wala na to dito kasi nailipat mo na sa kaliwa. Ito natira yung minus 7. So ayan, so sa standard form daw dapat yung katabi ng x positive. So paano gagawin mo dyan? Multiply mo yung buong equation sa negative 1. Multiply sa negative 1. Ang ibig sabihin lang niya na minultiply mo sa negative 1, palitan mo lang ng sign lahat ng terms. So yung negative 2x magiging positive 2x, yung positive y magiging negative y equals, yung negative 7 magiging positive 7. So yun lang yun, multiply mo sa negative 1 pero binaliktad mo lang lahat ng sign. Parehas pa rin yung equation na yan, equal pa rin yan, pinagbali-baliktad mo lang yung sign. So ito ang standard form ng equation kapag ang given mo ay 2 ang slope at negative 7 ang y-intercept. So number 2 naman, may given na slope na 5 over 2, tapos yung line mo daw nag-pass through negative 1, 9. So may slope ka, tsaka may isa kang point. So paano naman natin yan isosolve? Gagamitin natin ang, ano ba ang tawag dun sa equation na yun, Ate Ham? Kalimutan ko. Ano matawag sa equation na to? Point slope equation. Basta ito yung equation. Kabisado ko yung equation pero nakalimutan ko yung tawag. Ito yung equation na dapat natin lagi tatandaan pag mag-find ng equation. Y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. So, itong slope na 5 over 2, m yan. M equals 5 over 2. So, yan ay papalit natin dito. Ito namang point na negative 1, 9. Ito yung ipapalit natin sa x sub 1. Yung negative 1. Yung 9 naman ipapalit natin sa y sub 1. Ito namang y na walang sub 1. Ito yung sa equation. Itong x na walang sub 1 yung matitira sa equation. So, magiging ganito. Y minus y sub 1, palitan mo nitong 9. 9 equals
m, palitan mo ng 5 over 2. Kopyahin mo yung x. Minus x sub 1, palitan mo ng x sub 1 dito, negative 1. So, simplify muna natin. Sulat natin uli 5 over 2 x. So, minus negative 1 magiging plus 1, kasi negative times negative, positive, tapos 1. Sunod na gagawin naman ay isi-simplify pa rin natin itong 5 over 2. Di-distribute natin, mumultiply natin sa x, tapos mumultiply natin sa 1. So, kopyahin muna natin itong y minus 9. So, 5 over 2 times x is equal to 5 over 2x. Tapos, 5 over 2 times positive 1 is equal to 5 over 2. So, yan na. Ang sunod naman natin gagawin ay ililipat natin itong negative 9 sa kanan. So, magiging siyang positive 9. Tapos, mawawala na siya dito. Nilipat na natin sa kanan. So, magiging y equals 5 over 2x plus 5 over 2 plus 9. Kaya natin ilipat dahil pagkocombine natin itong dalawang walang katabing variable. So, 5 over 2 plus 9. Paano ba natin isosolve ito? Yung 9, gagawin nating over 2 din. Para may pag-plus natin. 5 over 2 plus 18 over 2. Kasi ang 18 over 2, 18 divided by 2 ay 9 din. So, ginawa lang natin fraction yung 9 para ma-plus natin dito. So, 5 over 2 plus 18 over 2. So, ipag-add mo yung numerator. 5 plus 18 is equal to 23. Kopyahin mo lang yung denominator over 2. So, ito na yung sagot dito sa pinaplus mo. Sulat natin. Y equals 5 over 2x plus 23 over 2. Sulat ko muna dito sa kabilang page. Yan, dito sa kabilang page. Dahil hindi nakasya. Y equals 5 over 2x plus 23 over 2. So, gagawin nating standard form din yan. Ax plus by equals c. So, yung x tsaka y nasa kaliwa ng equal. Constant lang yung nasa kanan ng equal. So, itong 5 over 2x, lalagay mo sa kaliwa ng equal, magiging negative 5 over 2x. Tapos, wala na siya sa kanan. Siyempre, nilipat mo na. So, negative 5 over 2x. Itong y, positive to. Kaya, plus y. Positive y equals, wala na to, ito na lang natira sa kanan, 23 over 2. So negative yung katabi ng x, dapat daw positive pag standard form, tapos dapat walang fraction. So anong gagawin mo para mawala yung negative at yung fraction? I-multiply mo yung buong equation sa negative 2. So ano bang mangyayari dyan? So i-distribute mo, ito times mo yan dito, ito times mo dito, ito times mo rin dito. So, negative 2 times negative 5 over 2x. So, cancel na yung 2 sa denominator. Tapos, negative times negative, positive na. So, 5x na lang natira, positive 5x. Tapos, negative 2 times mo sa positive y is equal to negative 2y equals. Ito naman, 23 over 2 times mo sa negative 2. So, cancel na rin yung 2 sa denominator. So, magiging negative 23 na kasi sa negative mo times. Negative 23. So, ito na yung standard form. 5x minus 2y equals negative 23. So, yan ang sagot natin sa pangalawang problem. So, next problem naman natin ay... ang x-intercept daw. X-intercept. Pingin ko lang ulit. Ay 1. Ang y-intercept, ito ang sulat, y-intercept, negative 5. So, paano yan? Di ba ang x-intercept, yun yung value ng x kapag ang y mo ay 0. So, ang coordinate ng x-intercept, 1,
tapos 0 yung y mo. So y-intercept, ganun din. Yung value ng y mo kapag 0 yung x. So 0 ang x, ang y mo ay negative 5. So may dalawang points tayo. Paano naman maghanap ng equation kapag may dalawang points? Una mong gagawin, hahanapin mo yung slope, yung m. So ito pang isang formula na dapat nating tandaan. Paghanap ng slope, pag may dalawa kang point, ang formula ay ganito. So m, yung slope, equals y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So ito yung una mong point. Ibig sabihin, ang x nito ay x sub 1. Ang y nito ay y sub 1. So ang x sub 1, 1. Y sub 1, 0. Ito pangalawang mong point. Ang x nito, x sub 2. Ang y nito, y sub 2. So x sub 2 ay 0, y sub 2 ay negative 5. So substitute na natin. Y sub 2, ito, negative 5. Minus y sub 1, 0. Over x sub 2, ito yun, 0. Minus x sub 1, 1. So negative 5 minus 0, negative 5. Over 0 minus 1, negative 1. So negative 5 divided by negative 1 is equal to positive 5. So ang slope natin or ang m natin ay 5. Ngayon may slope ka na, may isa kang point, pwede muna uling gawin yung ating solution kanina. Itong isang equation na hindi ko maalala yung tawag, point slope form ata to. Basta yung formula na yan dapat natin tandaan. Y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. So substitute na tayo. Y sub 1, di ba 0 yung y sub 1 natin. Yung m, ito yung nasolve natin na m, 5. Palit mo lang yung 5. X, yung sa equation na x, minus x sub 1, itong 1. So simplify natin, y minus 0 is equal to y, equals 5, i-distribute mo, multiply mo sa x, tsaka sa negative 1. So 5 times x is equal to 5x. 5 times negative 1 is equal to negative 5. So ayan na yung ating slope-intercept form. Pero kailangan natin standard form. Ax plus by equals c. So yung x kailangan na sa kaliwa ng equal. So 5x, pag nilipat mo sa kaliwa, magiging negative 5x. Susulat natin, negative 5x, ito positive y to, plus y, equals, ito naman, wala na itong 5x dito sa kanan, di ba? Negative 5 na lang yung natira. Ayan, tapos, kailangan positive daw yung katabi ng x. So, divide natin, or times natin yung buong equation sa negative 1. Ang ibig sabihin lang, pagpalitin mo lang lahat ng sign, negative 5x magiging positive 5x, positive y magiging negative y, negative 5 magiging positive 5. So ito ang ating standard form, 5x minus y equals 5, kapag meron tayong x-intercept na 1 at y-intercept na negative 5. So yan ang ating lesson about finding the equation of the line in standard form. Bye-bye!